Ang mean at ang median ang dalawang measures ng ating center or ng center ng isang distribution. Now, by definition, ang mean ay yung sum of the set of observations divided by the number of the observation, also known as the average. So, yun yung mean na isa sa mga measures ng ating center sa distribution. Ang pangalawang measure ng at or statistical measure ng ating center ay yung tinatawag na median. At ang median, by definition, is the midpoint of a distribution which gives a number such that about half of the observations are smaller and about half are larger. Now, ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung properties ng mga measures na ito, yung mean at saka ng median. Isa sa mga properties ng mean at saka ng median ay yung pagiging resistant or non-resistant nito as a measure of the center of the distribution. Ang mean ang tinatawag na non-resistant measure ng isang center at ang median naman ang tinatawag na resistant measure ng isang center. Now, ano ba yung tinasabing resistant o tinatawag na resistant sa isang measurement ng center? Ang resistant measures, by definition, yun yung statistical measure which can resist the effect of the outlier or outliers. So, yung ating mga resistant measure na nababanggit dito sa ating statistical measure na ito ay yung ating median. Now, magkakaroon tayo ng isang halimbawa na kung saan makikita natin kung paano bang nagiging resistant ang median at non-resistant naman ang mean as a measure ng ating center kapag ka nagkakaroon na tayo ng mga outliers. At ito yung example natin dyan. Now, kung mahilig kayo sa baseball, alam nyo or kilala nyo si Barry Bonds at saka si Hank Aaron. Now, dito sa ating example na ito, makikita natin yung mga home run hits ni Barry Bonds at saka ni Hank Aaron doon sa 16 seasons nila sa paglalaro nila ng baseball. Na nakikita nyo ngayon yung mga values o yung mga home run hits doon sa 16 seasons ni Aaron doon sa taas at yung sa baba naman si Barry Bonds. Now, paano natin makikita yung pagiging resistant at non-resistant measure ng mean at saka ng median base dyan sa mga dataset na yan? So, ito yung ating gagamitin. So, mapapansin nyo kapag kinuha natin yung mean at saka yung median ng ating mga dataset, mapapansin nyo na dito sa dataset ni Aarons or Hank Aarons na kung saan makikita nyo yung 16 home run hits niya, kapag ka kinumpute nyo yung value nung mean ng mga home run hits ni Hank Aarons, ang value niyan ay magiging 34.9 home run hits. At kung saan naman ang median niya kapag ka minesure nyo yung median ng mga home run hits ni Aarons ay 38 points naman. Now, tingnan naman natin yung kay Barry Bonds. Now, makikita nyo kay Barry Bonds na yung ating range ay mula 16 to 73. At mapapansin nyo na meron tayong outlier din doon sa measurements or doon sa mga home run hits ni Barry Bonds, which is yung 73. Now, kung kukumpitin natin yung mean ng home run hit ni Barry Bonds, makikita nyo na ang mean niya is 35.44, na kung saan ang median naman ay 34. Now, paano naman kaya kung tatanggalin natin yung median or yung outlier doon sa home run hits ni Barry Bonds, na kung saan yun yung 73 points sa isang season? So, kung tatanggalin natin siya at magkukompute tayo ng panibagong computations ng kanyang mean at saka ng median, ito yung mangyayari doon sa measurement or sa bagong measurement ngayon nung home run hits ni Barry Bonds na wala na yung outlier. So, since tinanggal na natin yung outlier doon sa mga home run hits ni Barry Bonds, makikita nyo na yung bagong value ng mean natin is 32.93 points at yung median naman natin ay 34 pa rin. Mapapansin nyo na may malaking pagkakaiba doon sa mean noong home run hits ni Barry Bonds noong nandun pa yung outlier, which is 35.44, at yung kanyang mean naman ay nagbago noong tinanggal natin yung 71 points na home run hits, which is 32.93. So, yan yung tinatawag na o yan yung pagiging resistant or non-resistant ng isang measure ng center. So, mapapansin nyo, since
since nag-iba ng malaki yung value ng mean kapag tinanggal natin yung outlier, ibig sabihin nun ay non-resistant or hindi na re-resist ng mean ang pagbabago dulot ng outlier doon sa grupo ng kanyang mga dataset. At yung median naman, kahit tanggalin nyo or naroon pa rin yung outlier, mapapansin nyo na ang value naman ng median ay parehas pa rin or close doon sa actual value ng ating original, kaya nandoon yung outlier or wala. So yan yung isa sa mga properties ng measure ng center natin, which is yung resistant nga at saka yung non-resistant doon sa pagkakaiba ng mean at saka ng median. Now, isa pa sa mga dapat nyong mapansin doon sa measurement ng center natin ay yung pag-compare ng mean at saka ng median sa isang distribution. Saan ba ang position ng mean at median kapag ka ang ating distribution ay tinatawag na symmetrical, skewed to the right, or skewed to the left? Now, ito yung mahalagang malaman nyo sa value ng mean at ng median doon sa pagkakaiba-iba noong shape ng ating distribution. According dito sa property na to, na kapag ka daw ang distribution nyo ay symmetrical, ang value or numerical value ng inyong mean ay parehas lamang ng value ng inyong median dahil approximately normal yung distribution nyo. Bagkos kapag ka naman ang inyong distribution ay skewed to the right, mapapansin nyo na ang value ng ating mean will be higher doon sa value ng ating median. So mapapansin nyo kung titingnan nyo itong x-axis na to, let's say ito yung 0 at ito naman ay 100, makikita nyo na mas mataas yung value ng mean natin kaysa sa median kapag ka ang ating distribution ay skewed to the right. At kung skewed to the left naman ang ating distribution tulad nito, so imagine nyo ulit na yung x-axis natin is from 0 to 100, makikita nyo naman na ang value naman ng mean ngayon ay mas maliit kesa sa value ng median. At ito yung property or mga properties ng mean at median sa isang distribution na kailangan nyong malaman.